Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Pastor Reggie, para po sa kalaman ang hindi po nakakilala sa akin, narito po tayo ngayon sa isang gawain na kung saan ay kailangan po natin. Meron po tayong pag-uusapan ngayong umagang ito na napakahalaga. Isang pag-uusapan po natin ay palagay ko po ito'y napapanahon, lalo na ngayon sa kapanahonan ng pandemic na nagtataasan ang numero ng merong COVID. Marami sa atin ang nagkakaroon ng pangamba, marami sa atin nagkakaroon ng takot, marami sa atin ang nagkakaroon ng pag-aalala, hindi lamang sa kanilang sariling buhay, kundi sa pangkalahatan, lalong-lalong higit sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kamag-anak. At dahil dito, ay nagkakaroon tayo ng pagdududa sa mga nangyayari sa atin. Pagdududa na sinasabi natin, meron pa bang Panginoon o meron pa bang Diyos? Ano na kaya ang mangyayari sa aking hanap buhay? O ano kaya mangyayari sa aking pag-aaral? O ano mangyayari sa aking mga kinabukasan? Kung ano ang gagawin ko? Ito po ay lahat na pag-aalala na ito'y tinatawag kong legitimate concern sa bawat isa po sa atin. At sa katunayan, at dahil dito, marami po sa atin ang tinatawag natin nawawalan ng pag-asa. Naasaan na yung aking tinatawag na success? Ano ang gagawin ko? Na para bang na-estatwa na lamang ako? Para bang huminto yung panahon at huminto yung oras? Ano nga ba ang sikreto ng gagawin ko sa ngayon? Of course, sa bawat isa po sa atin, nandoon yung pangako ng ating Panginoon. Nandoon yung kanyang sinasabi, nandoon yung kanyang salita, sapagkat alam ng ating Panginoon itong nangyayari sa atin. Sa katunayan, nakita na ng ating Diyos itong pangyayaring ito, itong lockdown na ito, itong pandemic na ito, nakita na ito ng ating Panginoon. At kailangan lamang natin na magtiwala sa Kanya. Kailangan lamang natin na patuloy na natin siyang tawagan, patuloy natin ibigay yung ating kalakasan, ating pag-iisip, yung ating pananaw sa ating Panginoon, sapagkat hindi natin alam kung ano mangyari sa atin. Hayaan niyo po magbahagi po ako sa inyo ng maliit lamang na exhortation upang magkaroon po tayo ng panibagong pag-asa sa kapanahon ng ngayon na hindi natin alam ang ating gagawin. Ito po ay hindi po to worship service. Ito po ay pauna lamang doon sa worship service upang maging handa yung ating puso, ating kaisipan sa ating worship service o sa ating worship celebration mamaya hong 10 o'clock. 10 o'clock po yung ating worship service na online. No? Ito po ang ano po ang aking sinasabi. Balik po tayo dito. No? Hayaan niyo pong ibahagi ko po sa inyo itong The Secret of Success. Pastor, paano yun? The Secret of Success, itong pandemic, parang kakaiba yata o parang hindi dapat yata pag-usapan ito. Alam ito ng ating Panginoon. Inaalam po natin at nakailangang malaman po natin ano nga ba ang sinasabi ng ating Panginoon pagdating sa ganitong sitwasyon. Dahil ang lahat po sa atin ay mayroong pag-asa. Kaya sabi mo sa katabi mong, ikaw ay may pag-asa. At sa kabila, sabi mo sa katabi mo, ikaw ay uunlad. Marami po akong nadidinig sa kapanahonan ngayon at nagtatanong sa akin, Pastor, paano kayo uunlad na aking buhay, lalo na ngayon na pandemic na hindi ko na alam ang gagawin ko. Bago po ako magbahagi sa inyo, hayaan niyo pong tayo sandaling manalangin. Let us pray. Aming Panginoon na punong-puno ng kapangyarihan, punong-puno ng biyaya at pagpapala, at punong-puno ng pagmamahal sa bawat isa amin. Doon ay Panginoon, na itong kapanahon na natin ay nagkakaroon kami ng takot, nagkakaroon kami ng pangamba, hindi lamang sa aming sarili, kundi sa aming mga mahal sa buhay. Nawa, Panginoon, patuloy kang magsalita sa amin, patuloy kang maghayag sa bawat isa sa amin. At nawa, ang aming pagbubulay-bulayan ngayong umagang ito, ng panalangin, bago mag-umpisa yung worship service, yung worship celebration, ay magsilbing kalakasan sa bawat isa sa amin. Ito ang aming samat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Kung nasa inyo po yung inyong Bible, at alam kong nasa inyo, buksan niyo po ang inyong Bible sa Philippians chapter 1, verse 6. Philippians chapter 1, verse 6. Hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo sa wikang banyaga na ganito po ang sinasabi. Being confident of these very things, that he who began a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Sumulat po si Pablo rito sa mga taga-Pilipo sa gitna po ng napakaraming pagsubok. Napakaraming kabigatan. Na sa katunayan, itong mga pagsubok na ito, hindi lamang isang ordinaryong karamdaman. Itong pagsubok na ito, kagaya ng aking nabanggit sa aking mga nakakaraming sa'yo, pagsubok ito ng sila'y pinapatay.
Pagsubok ito na sila'y nawalan ng trabaho. Pagsubok ito na sila'y hindi nila alam ang kanilang gagawin. Pagsubok ito na hindi nila malaman kung kailan matatapos. Parang itong pandemic na ito na hindi natin alam kung kailan ito matatapos, na parang nag-uumpisa na naman, na parang nangyayari na naman, na parang dumadami na naman. Ito yung nararamdaman ng mga taga-Pilipos. Pero ang nakakamangha po dito, yung sinabi po ni Pablo. Ano po yung sinabi ni Pablo? Ang sabi ni Pablo dito ay, being confident of these things, merong pagtitiwala, merong paniniwala, na merong sinasabi ang Panginoon. Ano yung sabi doon? That he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Na kung saan na merong inumpisahan sa iyo ang ating Panginoon, ay hindi niya ito tatantanan hanggang hindi dumarating ang ating Panginoon Hesukristo. Ano kaya itong ginagawa sa atin ng ating Panginoon na inumpisahan na sa bawat isa sa atin? Alam po natin nung tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, nagkaroon po tayo ng tinatawag na kaligtasan. At hindi lamang kaligtasan, kundi yung pag-asa sa dito sa mundo. Pag-asa na mayroong magandang plano sa atin ang ating mundo, ang ating Panginoon. Pag-asa na magkakaroon tayo ng magandang buhay. Pag-asa na matatamasa natin habang tayo nandito sa mundo. Kaya lang, mayroong sinasabi dito si Pablo sa mga taga-Pilipos na hindi nakikita ng mga taga-Pilipians. Bakit to? Kagaya nung nabanggit ko sa inyo kanina, bat-bat sila ng pagsubok? Bat-bat sila ng problema? Pinapaalala ni Pablo na bagamat ikaw'y bat-bat ng problema, bagamat ikaw'y punong-puno ng pagsubok na hindi mo alam ang gagawin mo, may ginagawa sa iyo ang Panginoon. At makita natin at mag-refocus ulit tayo, ano nga ba yung ginagawa sa akin ng ating Panginoon? Ano nga ba yung sinasabi na ating Panginoon sa akin sa gitna nitong problemang ito? Ano nga ba yung dapat ihayag sa akin ng ating Panginoon dito sa gitna ng problemang ito? Ano nga ba yung dapat kong maramdaman? Merong pinapaalala dito si Pablo na dapat i-refocus yung ating pag-iisip. Dapat bumalik sa gitna ng problema yung plano sa atin ng ating Panginoon. At alam na natin na merong ipinagagawa sa atin ng ating Panginoon upang muli na maalala yung plano sa atin ng ating Panginoon. Upang maramdaman natin yung kanyang magandang binabalak sa bawat isa sa atin. Tingnan niyo po itong sitwasyon nito. Sa atin po, nandito tayo ngayon sa isang hindi magandang sitwasyon. Nagkakaroon tayo ng takot, pangamba, at nakakalimutan natin yung plano sa atin na ating Panginoon na napakaganda. Ano nga ba ito? At paano ito maibabalik? Paano ito mapupunta uli doon sa magandang plano ng ating Panginoon? Alam niyo po, meron akong kilalang tao ng pangalan niya ay si Dave Thomas. Si Dave Thomas ay namatay noong 2002. Siya po ay nakatira sa Amerika at kilalang kilala itong taong ito. Tandaan niyo po, Dave Thomas po ang kanyang pangalan. Lumaki po siya sa isang kristyanong pamilya. At sa katunayan, nakita niyo yung kanyang lola kung paano manalangin. Tinuruan siya ng kanyang lola kung paano manalangin. At dito nabuhay yung kanyang paniniwala sa isang panalangin. Habang siya'y lumalaki, hindi siya'y mayaman na tao, siya isang mahirap na tao lamang. At nakita niyo yung kanyang tatay sa kanyang kasipagan. At habang siya'y naggumagawa, siya'y nananalangin. At nung siya'y nagtatrabaho na sa isang restaurant, nakita niya yung may-ari na napakasipag. At bago gumawa, ay ito ay nananalangin. Ginaya ito ni Dave Thomas na dahil meron siyang pananampalataya sa ating Panginoon, kahit sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng halos isang beses na lang siya kumakain sa maghapon, ang bawat araw niya ay inuumpisahan niya sa panalangin. Sa katunayan, ang sabi niya, make the time to talk with God through prayers. Ulitin ko po, make the time to talk with God through prayers. Ito yung ginawa niya. Bago siya maghugas ng pinggan, siya'y nananalangin. Bago siya maglinis ng kanyang, sa kanyang trabaho, na siya'y nananalangin. Bago siya makapag-usap sa tao, siya'y nananalangin.
Bago matulog siya, siya'y nananalangin. Bago kumain, siya'y nananalangin. In short, sa bawat aspeto ng kanyang buhay, siya ay nananalangin. Hanggang siya'y nagtayo ng negosyo, ito ay pinanalangin niya. Sa bawat sitwasyon, sa bawat kalagayan ng kanyang buhay, kahit siya'y nahihirapan, kahit siya'y natatakot, kahit siya'y nangangamba, siya'y nananalangin. Parang sa ngayon, tayo ba'y nananalangin bago tayo mag-aral? O tayo nananalangin bago tayo pumasok sa opisina? O bago umpisahan yung araw? O bago matapos yung araw? Tayo ba nananalangin bago anumang gawain sa ating bahay? Itong si Dave Thomas, ito yung kanyang ginagawa. Sa anumang sitwasyon, yung kanyang buhay, siya ay nananalangin. Hulaan nyo kung sino ito si Dave Thomas. Siya po yung may-ari at founders ng Wendy's Fast Food. Sa buong mundo, isa siya sa merong pinakamaraming franchise. At dahil dito, bawat bukas niya ng franchise, siya ay nananalangin. Ang buhay niya ay punong-puno ng panalangin. At dahil dito, nabalutan ng pangako ng Panginoon ang kanyang buhay sa gitna ng kanyang pag-aalala, sa gitna ng kanyang kabigatan, sa gitna ng kanyang sitwasyon, balot ng pag-asa ang kanyang buhay dahil sa panalangin. Meron pa ako isang papakilala sa inyo, ang pangalan nila ay Walton. Itong si Walton ay nabuhay din at lumaki siya sa isang pamilyang mananampalataya. At dahil dito, inumpisahan niya rin ang bawat araw niya sa panalangin. Kapag siya papasok sa eskwela, siya ay nananalangin. Kapag siya sasakay ng bus, siya ay nananalangin. Pag uwi niya galing sa eskwela, siya ay nananalangin. Sa bawat sitwasyon ng kanyang buhay, siya ay nananalangin. Sa katunayan, ang sabi niya ay, you cannot have belief system on Sunday. Ito yung paniniwala mo, tuwing Linggo, sumasamba ka, nagwo-worship service ka, umaawit ka, nananalangin ka tuwing Linggo. And not live on the other 6 days. In short, parang sinasabi niya na, hindi pwede. Na pag Linggo ka lang nananalangin, pero yung buong Linggo ng araw na yon, ay hindi ka nananalangin. Hulaan niyo po kung sino siya. Ito po ang may-ari ng Walton Walmart na pinakamalaking department store sa Amerika. Itong dalawang taong ito ay nabuhay, lumaki, at nagkaroon ng buhay ng panalangin. Sa gitna ng kanilang mga pagsubok, sa gitna ng kanilang kabigatan, bawat umpisa ng kanilang gawain, sila ay nananalangin. Ano man ang kanilang ginagawa, sila ay nananalangin. Ano man ang kanilang uumpisahan sa bawat araw, sila ay nananalangin. Kaya naman, imbis na mag-alala sila, imbis na matakot sila, imbis na magduda sila, imbis na manghina sila, sa gitna ng napakaraming pagsubok, dala-dala nila yung pangako ng ating Panginoon. Gawin po natin ito. Sa bawat umpisa ng ating gawain, hindi lamang bago kumain, hindi lamang bago matulog, hindi lamang kung kailan ikaw may problema, sa anumang oras, anumang gawain, tayo ay manalangin. He who began a good work in you, inumpisahan ka na lang ating Panginoon, na minsan nakakalimutan natin. Balutin natin ang ating sarili, ng ating buhay, ng panalangin. Upang patuloy nating maalala, makita yung magandang plano ng ating Panginoon na mas malaki sa inyong problema. Nasaan ka man kapatid, kaibigan, ngayong araw na ito, inaanyayahan kita sa isang panalangin. Ikaw man ay nasa iyong salas, ikaw man ay nasa iyong kusina, ikaw may naghahanda ng almusal. Sandali po tayong manalangin. Let us pray for a while. Let's bow down our heads and let us pray. Aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong paalala.
Tunay, Panginoon, na pinakita mo itong mga taong ito upang maging ehemplo sa panalangin. Hindi lamang ang aming Panginoon, kundi Panginoon, kundi ang mga mananampalataya din na naging successful ang kanilang buhay dahil sa panalangin. Sa gitna ng kanilang mga pagsubok, sa gitna ng kanilang mga problema, sa gitna ng kanilang mga kabigatan, naroon, Panginoon, ang kanilang panalangin. Panginoon, kami ngayon ay nasa gitna ng problema, nasa gitna ng pagsubok, nasa gitna ng kabigatan. Paalala mo sa amin, Panginoon, ang iyong napakagandang pangako. Paalala mo sa amin, Panginoon, ang iyong napakagandang plano sa bawat sa amin. Paalala mo sa amin, Panginoon, na dapat umpisahan namin ang bawat gawain namin sa panalangin. Ito man, Panginoon, ay sa hanap buhay. Ito man, Panginoon, sa pagbangon sa umaga. Ito man, Panginoon, ay sa aming pag-aaral. Ito man, Panginoon, sa paggawa namin ng assignments. Ito man, Panginoon, ay bago kami sumulat ng mga memorandum sa office. Ito man, Panginoon, sa bawat paglakad namin sa pang-araw-araw ng buhay. Ito man, Panginoon, bago kami magbiyahe. Ito man, Panginoon, sa bawat binabalak namin, sa bawat plano namin. Ito man, Panginoon, bago kami mamalengke. Ito man, Panginoon, bago kami magmaneho. Ito man, Panginoon, ay bago kami sumakay ng jeep. Lord, panalangin ang nagpapaalala sa amin kung gaano ka kadakila, kung gaano ka kabanal. Panalangin ang nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Panalangin ang kailangan namin. Lord, patawarin mo kami kung kami nababalot ng pangamba at nakakalimutan namin ang manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong katiyagaan sa bawat isa amin. Balutin mo kami, Panginoon, ng panalangin. Panalangin na ikaw ang patuloy na nagsasalita, naghahayag sa bawat isa amin. Patnubayan niyo nawa, Panginoon, ang bawat miyembro ng High Priest Church. Ilayo mo, Panginoon, sa anumang karamdaman. Yung may makaramdaman, Panginoon, pagalingin mo. Bigyan mo ito ng kalakasan. Paalala mo, Panginoon, sa kanila na mahal na mahal na mahal na mahal na mahal mo sila. Paalala mo, Panginoon, na meron kang magandang plano. Na mas malaki ka. Mas makapangyarihan ka sa anumang sitwasyon ng kanilang buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal, sa iyong pagpapaalala sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong kapatawaran. Salamat po, Panginoon, sa iyong habag. Ikaw ang aming Diyos na patuloy na nagpaparanas sa bawat isa sa amin. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Sabi mo sa katabi mo, patuloy kang manalangin. God bless you at see you ng 10 o'clock. 10 o'clock po, yung ating worship service. At maganda po na patuloy tayong magpasalamat. Tignan po natin itong worship. Bilang paalala po muli, ang worship service po, ang worship celebration, ay isang celebration po nang pasasalamat po sa ating Panginoon kung paano tayo pinagaling, binantayan, pinagpala at hinawakan sa buong linggong ito, nararapat lamang na pasasalamat.